Times Mega Lab, shout out. Meron tayong again pahula for GCash 1,000 pesos. Yung ipinakita ko ay yan yung viral kahapon. Tungkol sa isang namatay na aso na nakalagay sa sako. Kaya naman ay talakayin natin yan habang tinatalakayin natin yan. Ay for GCash 1,500. One way Tagalog about sa aso. Ayan. Sa aso. Okay? At ipapakita natin yung video. Ito guys. Yung umpisa ng video yan, yung nag-upload. I-credit natin yung nag-upload. OFW Joint Force. Yan yung video na nag-circulate. Nagsasirculate niya sa social media. Hinahabol niya yung aso. And then, yan na pa yung kasunod. Ayan. Ang pagkakaintindi ko guys, self-defense yung ginawa nung lalaki, ano, self-defense. Although maraming nagko-comment, ano, ang daming nagko-comment against dun sa kona. Against dun sa lalaki, against dun sa lalaki. Basahin natin mga comment. Abang kayo po sa masagot dyan para may idea kayo ng sagot. Sige, pakinggan natin yung kanilang mga comment. Ayan, yung mga martis dyan. Makinig kayo sa mga comment dito. Ayan, may sabi ni Raymond, may intention kaya pinalo. Mukhang gagawin pulutan yung aso, naka dalawang balot pa ng sako at mukhang galing na sa pagkakatali dahil magkadikit ang kamay, isinako at inuwi pa sa kanila. Ayan. Pero wait ha, guys, mamaya panoorin natin yung side ng lalaki, ano? Kung kinagat ka, ito sabi ni Michelle, kung kinagat ka, dapat pinagtanong niya ka na lang kung kaninong aso yan at hindi yung hinabol pa niya. Tapos, nakita niya hinataw pa kaya syempre lalaban ng aso tapos kita naman hinabol ulit. Talaga kawawa yung doggy na abutan. Ayan. Ipakulong yan, sabi ni Adam. Ayan na si Adam. Ipakulong yan, may batas po tayo sa Pilipinas. Makukulong sino man ang pumapatay ng aso lalo na ang wala namang ginawang ang mama. Ayan. Hindi man ganyan yan. Hindi makatawan ang ginawa niya. So guys, ito yung sa atin. Ha? Ibabalance natin. Hindi ako pipibor doon sa may-ari ng aso. Kung nagdidemand siya ng justice, sige, go. Karapatan mo yan. Doon sa nakagawa doon sa aso, kung ang sabi niya ay self-defense yung nangyari. Okay, tignan natin kung self-defense. Kasi nga, alam nyo guys, ang makagat ng aso ay, wait lang, may customer. Ayun. Si Saksam. Sagot-sagot lang dyan sa baba habang kung may customer dito. 10 minutes to answer guys, 10 minutes to answer as usual, 1,500. Madali lang yung sagot. Sangkoy. Habang inintay ka ng customer, magbasa tayo ng comment. Mukhang gagawin pulutan, isinako pa oh. Mabait ang aso, ganyan. Pakulong yan. Dito aggressive ang golden retriever. Free push sila. May presya din yan. Just pinatay lang ni Manong. Yun, yung sabi. Ibig sabihin yung aso ay mahal, ay presyo daw. Kita sa CCTV, siya yung humahabol sa aso, Diyos mio, pakulong na yan. Ayan, dapat ikulong ang pumatay na awa ko sa aso kasi ang aso parang tao rin yan. Oh, tama. Minamahal ka, awa naman, parang kakagat, takot.
kung kinakagat man malamang anti-rabies. Ayan. Ipakulong ninyo, yan, bawal ginawa niya, bawal ang pamatay ng aso. Ngayon, balak niya makainin kasi papatayin lang niya, eh, hindi na sana niya dinalasat. Yan, imawa sa ang karne ng aso, ipahuli niya agad. Ngayon, ipakulong mo para masampulan at hindi na pamarisan. Alright, ipakulong ni Tamulag, ayan. Ipakulong, puro ipakulong, ipakulong daw. Ayan. Kukuya ano, di man mapaliwanag yan. Balantli mga golden retriever. Ba't nakabalot sa sako, balak gawin pulutan, hybrid. Okay guys. Okay, pag-usapan na natin yung side by side. Yung side by side. Okay. At pipilitin natin na i-balance. So, wait lang, may customer na naman. Yan. Kung sa akin ha, siyempre yung may-ari ay nagdi-demand siya ng justice. Yes, you can do it. Kasi nga, Juan, ay ikaw po ay nawalan ng mahal. Mahal na mahal mo yung aso kasi nga, sabi nga natin, ang aso ay ang ating best, parang pet lover na pinaka-best friend, di ba? Then, ang problema po kasi, bakit kasi nakawala yung aso mo po? Yung tanong. Bakit nakawala? Ang, di ba, meron tayong ordinance. Aso mo, itali mo. Sa lahat na nangyang nanonood dyan, ay, kuna, hindi kayo sana magagalit sa akin na kung hindi na-defense ko yung kuna, yung nakapatay sa aso, no? Hindi pa pwede na-defense. Sinasabi ko lang yung totoo, ano, aso mo, itali mo. Kasi nga, responsibilidad mo yan, eh. Kung tama yung sinasabi nung si Manong, nakagagat yun. Mayroon daw siyang kinagat tapos nakagat din siya. So trauma yung ganun na nangyari, ano? Na ikaw ay nakagat ng aso, ano yung gagawin mo? Tanong kita, kinagat ka ng aso, anong gagawin mo? Siyempre magagalit ka. Pero not to the point sana na yun, tinudas na talaga yung aso. Ano? Pero nandun na yun na wala na yung aso. So sa akin ay kung meron na aparosahan, kasi meron ng batas dyan, ah. Meron tayong tinatawag na paw. Yung ano ibig sabihin ng paw, yung sa mga aso guys, paw. Ito nga natin, sila na yung bahala. Pero I think hindi na sana aabot sa ganun, ah, sa, para sa akin hindi na aabotin yung ganun kasi parehas kayong parehas. Both side may mali doon. Ha? May mali yung may-ari ng aso. Nahayaan niya yung aso nakawala sa bako. Diba? Then nagat, sabi ng mama, yung si Manong, may kinagat na matanda na yung aso niya, yung aso yun, aso na yun. Kaya yun, sa galit niya, so meron na lang kayo 2 minutes to answer guys. 2 minutes. Nagbabayaran kasi may customer. Wait lang, may customer ulit. Kasi nagbabayaran kahapon sa Facebook. Ang daming Marites na nakisaw-saw. Marites. Ako rin ay isang Marites. Tayo din ay guys Marites dyan. 21. Pilipino? Thailand. Hello, Pilipina. Hi. Hi. So, ano yung aral na napupulot nyo guys? Kung kayo po may aso, diba? Tapos nakakagat, o di kayo po yung nasa sitwasyon na yung aso nyo ang nadisgrasya. Disgrasya. Diba? So, ito. Ito na lang pala yung video. Ayun, meron na. Kung hindi ko pa tinulungan, baka kung ano pang nangyari doon, tinulungan ko lang. Kakatahin nyo daw yung aso para... Hindi po. Ganito yun. Oo. Oh, nakita nyo yan. Sabi niya, hindi. Hindi naman daw niya kakatahin yung aso. Ginawa ko lang yun, nararapat. Kiluwasan na diyang
sinadyang pinatay dahil sa nangangagat umano. Nangangat daw yung aso. Suspect sa pagpatay kay... Ah, paano pala yung spelling niya? Kiliwa. Inamin pinatay niya ang aso dahil nangangagat umano. Inamin na Anthony Solares ang kanyang pagpatay sa asong itatatayong sa kanya. Nahalagay sa News 5 na palatana. Sa haba rin ni Sir, anya pinupok niya ito ng bato at kahoy upang wala ng iba pang mabiktima. Pinaniniwalaan niyang may problema sa aso dahil kinagat siya nito at kinagat daw siya at isang matanda hindi niya pinangalanan. Ipinakita niya ang isang galos kung saan siya kinagat ng aso. Sa kabila nito ay itinanggin niyang balak niyang kainin o pulutan, ipulutan ng aso. Hindi naman naniniwala si Vina Rosiel, amo ni Kiluwa, na ito ay tunay na nangyayari. Anya, malinaw sa CCTV footage na nag-viral na si Solares ang humahabol at umatake sa kanyang aso. Hindi rin siya naniniwalang may kakayahan si Kiluwa na magat dahil 3 taon kasama niya ito at wala itong nagagagat. Okay? So, yun ang kanilang salaysay. Alright. So, sa atin naman, sige, maghula kayo dyan. Ay, lampas na sa 10 minutes. Stop na! Tayo ay mag-bonus round na. Bonus round na tayo, guys. Bonus round. Again, na bonus round. Bonus round tayo, ano? Hey, si Dago, doon patay na. Tapos, mauwi muna po. Nagsiyara ko. Pagbalik ko, nakasakot na. Tapos, di nangyari doon sa ano, harap ni Armville. Di ba Santa Cruz yun? O, hinanap ko si Kapitan kasi nandito naman si Kapitan. Oo. Oh. Na may nasa-setting niya na huwag niya yung ano, pangyayari. So, itinabi niyo para intayin yung may-ari? O ba? Tapos po, sino naglagay sa sako ng sir? Hindi ko po alam kung sino lang naglagay. So, hindi siya yung naglagay lang sa sako. So, mali yung kuna yung... pagka-judgmental ng mga tao ano sa kona sa social media. Kaya minsan mas maganda na malaman natin yung totoo, no? Hindi daw siya yung naglagay, sabi niya. Pagdating ko, nakasama lang. Tapos, dadaling ko yung kay Kapitan kasi sa Santa Cruz nangyari. Dadaling ko sa barangay. Kaso ling ko wala. Pumunta na nga ako sa bayan nila. O, tapos nakasalubo ko yung... So, stop na natin guys yan. Okay, sana may nanalo dyan. 1,500 for Gcash. One word about sa aso. Magbasa na lang tayo. Hinabol yung aso dahil kinagat siya. May ari. Nang aso, ugaliin yun. Ayan. Ikulong ang bahay. Ayan. Okay. Magbigay na tayo ng sagot. Maagad kasi sinasaktan nyo. Aso, visit rason mo kuya. Maganda pa pagsilitaan nyo din yung sinasabi mo ha. Mabiktima. Ayan. Alat ang gawa-gawa ng kwento, isurrender mo yung birthday. Sa taas, alam mo sin. Sa mamaya. Wala, may customer. Go, go, go. Sagot dyan. Ha? Yen. Masipa. Ah, masipa. Siho. Pahok ko. Okay, bonus round po. Gcash 100 pesos. 5 yung mananalo dyan. Pwede kayo magkopya ha. One minute guys for Gcash. Gcash 100 bonus round with letter, with letter. Ano kayang letra? With letter.
as in apple. At saka S E S. Last 30 seconds. Yes. Sulat na natin. Pare. Pagman. May ES. At saka last 20 seconds. I. ESI. About sa aso. May ESI. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Wala nang sasagot. Okay, sabihin na natin. Ang sagot ay, hindi ko pala na isunat. Logikas 1,500. Stop! Ito po yung sagot na para ako na more explanation. Sana may nanalo. Ito po yung sagot. Nadidisiplina. Nadidisiplina. Or ang Google translation po niya ay discipline. Ayan. Nadidisiplina o discipline, di ba? Discipline. Ayan. Bakit kaya discipline yung linagay kong sagot? One word Tagalog about sa aso. Ayan. Kasi, guys. Wait, naubos yung tay. Ay, yung tugtog. Go, mo. Okay, kasi guys. Bakit nadidisiplina? Yung nangyari yon is a wake-up call na dapat tayong mga owners ng dog, na mga nag-aalaga ng aso, o di kaya mga pet, ano? Dapat nadidisiplina nyo yung mga alaga nyo na sana, hindi sila lumalabas ng bahay. Kasi natitrain yan eh. Natitrain. Natitrain sila na dapat hanggang doon lang sa bakod. If ever na gusto nilang lumabas, yun nadidisiplina, no? I-apply natin yung nadidisiplina kung gusto nyo ilabas. Gusto nilang lumabas yung aso nyo. Ilabas nyo din kasi minsan. Ilabas nyo din. Para nadidisiplina sila kung sila pinakakakita ng tao, lalong-lalo lang yung mga kapitbahay, para masanay yung mata nila na itong mga taong ito, kilala ko na, ganun. Diba yung mga aso, mabilis silang matandaan, diba? Kunwari, kinakausap mo yung kapitbahay, makikita yung aso, nakikipag-communicate ka, ibig sabihin, friend mo yung tao, hindi niya kakagatin. Yun. At yung tao naman na kapitbahay mo, hindi niya pag-interesan yung aso mo. Kasi nga, nakita niya na na-experience niya na, oy, okay tong asong to ah, hindi na nga agad. Kasi kung hindi niyo pa nadidisiplina ang yung mga aso, diba? Tumatakas, na nga agad. So, expected niyo ah na pag dumating yung ganyang bagay, ano, walang sisihan, diba? Huwag sana umabot sa akin, huwag sana umabot sa ipakulong yung sinasabi ng mga tao, ano yung mga pala. Ipakulong yung kwan, si Manong na kasi sinako niya, hindi naman din niya sinako. Sa akin, pag-usapan nyo na lang, then bili ka na lang ng ibang aso, ano. Kasi, yan, alam ko may batas ka na. Pero i-consider nyo din yung kalagayan ni Manong, ha. Consider niyo din at saka kung totoo yung sinasabi niya, nakagat din daw siya ng aso. Sarap man. Kaya, wait, may customer ulit.
Sana may nanalo na ni disiplina. Tayo din naman dyan sa sumasagot sa baba. Sana ay nadidisiplina ko kayo. Na manalo, manalo. Huwag naman yung pala, yung sobrang OA. Diba? Pinapaabot pa sa PAW. Ano pa yung PAW? Philippine. Search ka natin guys yung meaning ng PAW. Ito yung meaning ng PAW ah. Asyan siya? Hindi ko makita. Paws, ayan. Definition. Oh, hi, dyan isulat na niya sa baba yung ibig sabihin ng PAW. Kung ano yung ibig sabihin ng PAW. Sa isang cellphone ko nga, naghahang yung aking kon, ah, Google, ano. Ito yung ibig sabihin ng PAW, guys. Hindi ko makita. Meaning ng pow. Ayan. The paws of an animal. Hindi yan yung meaning niya. Diyos ko, Lord. Ang hirap kong tignan. Ayan guys, mag-end na tayo, ano? Wait lang, hanapin ko lang yung PAW. Hindi pwedeng hindi ko makita. yung nung meaning ng PAW, di ba? Kasi kung kwan ay dapat ay maalam natin. Ito, Philippine Animal Welfare Society. Paws pala, may S, akala ko PAW lang, may S, society, Philippine Animals Welfare Society, ayan, okay, maraming salamat sa inyo lahat, okay, have a nice day, bye-bye sa inyo lahat, dyan, thank you very much, sana mag-ingat kayo lagi dyan, okay. Alright, asan na yung ating pugtog? Hi! Yun na, bye-bye na guys. Bye-bye.